Good morning! It's the last day of 2021 at bukas ay bagong taon na 2022 na kitang-kita ang aking binte. At last episode natin dito. Wow. For the year lang. Ako naman, hindi ko kapasin. Magpakilala muna tayo. Ako nga po wala si Katribong Comfy Manalo. At ako naman si Katribong Kim Sancha. Ako naman si Katribong Roy Pelovelio. At ito ang Gising na! Magandang umaga at Happy New Year sa inyong lahat, mga Katribong. Welcome sa inaabangang programa sa Daily Tribune at Teleradio Baliw TV na Gising na! Samahan nyo kami sa inyong pag-almusal habang binabahagi namin ang mga natatagong kwento sa mga balitang ating nababa sa mga pahigan na napaparoon sa telebisyon. Ang Gising na! Ay mapapanood sa Teleradio Bandido TV, Sing On, Sky Cable, Channel 224 and TV Plus Boxes, DMA Afford the Box and all DTT Boxes. Simulcast din on DRJ 10 AM. Bukod pa dyan, may babrowse din ito sa internet at social media at mababasa pa sa Daily Tribune. Kaya naman mga Katribo, ito ang tanging programa na masasabi natin totoong Omni Media! Mula alas 8 hanggang alas 7 ng umaga, ilabas na ang ating mainit na kape sapagkat ang Gising na! Ay mapapanood na sa TV, mapapakinggan pa sa radyo, pwede rin mapanood at mabasa sa aming YouTube channel, Tribune Now at Daily Tribune Facebook page. At mababasa rin syempre sa pahayagang Daily Tribune because we are everywhere! Kaya naman mga Katribo, Gising na! Ayan, at para mas lalo kayong magising, anong iibigay natin sa kanila Katribong Comfy? Ang headlines! Of course, yes, ang mainit ang balita. Bakit pa nagbabaga pa? Umuusok! 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 Duterte signs ng 22 budget and extends the 2021 GAA. Ayan. Meron tayong aprobado ang budget for next year pero yung budget natin for this year in-extend pa yung effectivity para tuloy-tuloy yung pagpondo. Pagpondo sa lahat ng proyekto. Ito yung may isa pang RA na pinirman na mag-aallow ng extension para yung mga hindi na nagamit na pondo ay magamit pa naman lalong-lalo na sa pagtulong sa maraming mga naging biktima ng bagyong Odette. At front page pa rin natin. OFW Department, a great gift. Napirmahan na rin. OFW Department. Oo. Pero mukhang kailangan pa siguro nito ng IRR. Pero baka by next year, pagka if everything goes well, mukhang maipatupad na yan. At sunod naman ating kaibigan si Raffy Ayeng. Good morning, Raffy! Good morning! Brody Clement with Pyro Makers! I hope you're sober! I hope. You hope it's over. Summer over. Ang kanyang story ang sumasabog. Mainit. Actually, mainit yan. Kagabi ba kahapon? Go! May sayanin natin, Meralco on Revelry Watch. Naka 24 hours standby ang Meralco para sa kung sakaling mga may Eberia ngayong pagsalubong natin sa darating na bagong taon. Yeah, yun naman. As sabi lang DOH, alert level 2 stays as cases surge. Nakatakot. Mabuti naman ng 1,000. Yes. Kahapon. At sabi ni Stephanie Mayo, my top 10 movies of 2021. Ano kaya yung listahan na yan? I've seen a few 2021 movies. Sinabi mo nga. Pero, meron magaganda, meron hindi man masyado. Hindi ko pa rin napapanood yung Matrix. Tsaka yung No Time Today. Kasi No Time Today is good! Maganda naman yung review ng box office. Tapos... No Time to Watch? No Time to Watch. Gusto ko siya sa IMAX. Kaya lang hindi siya nilalabas sa IMAX Kasi lalala yung ending. Nag-ending... Huwag ka maingay! Yeah! Kasi ganito yun. Yung ano lang. Oh no! Iwas on an island. Tama-tama yung sinasabi mo. Sabi ni Tarsi, offensive foul. Ayan, foul ka. Sabi mo yung ending. Ayan mga Katribong, ating mga maiinit, sumasagitsit at sariwang balita sa mga bayanan ng Daily Tribune ngayong araw na ito. At para malaman nyo ang mga detalye, siyempre bili na ng kopya nyo sa National Bookstore, mga paborito ninyong coffee shop at mga paboritong newsstand. Ganon din sa Family Mart. At bukod pa dyan, siyempre mahabol namin ang mga sariwang balita ngayon sa labas ng ating studio na ihahatid naman sa atin ng ating field reporter na si Michelle Gilang. Para sa iba pa ang mga balita, pasok Mitch! Pasok Mitch and Happy New Year, Mitch! Magandang araw mga Katribo!
Tiniyak ni House Speaker Lord Alan Velasco na ang isinabatas na 2022 national budget ay naglalaman ng 51 bilyong piso para sa Special Risk Allowance o SRA ng lahat ng healthcare worker na nasa pampubliko at pribadong ospital man na nag-aalaga ng mga pasyenteng may COVID-19. Webes ng umaga nang lagdaan bilang batas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 5.24 trillion peso General Appropriations Act of 2022 na siyang pinakamalaking budget sa kasaysayan ng bansa at ang huling budget sa ilalim ng kanyang administrasyon. Gayunpaman, 7 bilyong piso lamang ng kabuuang 51 bilyong piso para sa SRA ang inilagak sa ilalim ng budget ng Department of Health. Ang natitirang 42 bilyong piso ay popondohan sa ilalim ng unprogrammed funds. Ayon sa Department of Budget and Management, ang mga programang mayroong unprogrammed funds ay mapopondohan lamang kapag ang koleksyon ng kita ng bansa ay lumampas sa target nito. Ang nilagdaang budget ng Pangulo para sa SRA ng mga healthcare worker ay malayo sa orihinal na target ng mababang kapulungan na 90 billion pesos. Para sa pagbili naman ng COVID-19 booster shots, nasa 48.2 billion pesos ang inilaan. 2.8 billion pesos lamang ng halaga ang inilaan sa ilalim ng budget ng DOH, habang ang 45.4 billion pesos ay inilagay sa ilalim ng unprogrammed funds. Dahil sa probusyong ito, nananawagan si Marikina City Representative Stella Luz Kimbo sa kanyang mga kapwa mambabatas na tulungan ang Executive Department na makamit ang kinakailangang pondo. Napakaloob rin sa 2022 spending bill ang 22.9 billion pesos para sa improvement ng mga public health facilities. Ayon pa sa DBM, 6 billion pesos ang kukunin ng Pangulo mula sa 2022 national budget para makatulong sa mga nasalanta ng Bagyong Odette sa Visayas at Mindanao. Yan ang latest sa kamera. Ako si Michelle Giliang, nag-uulat para sa Gising Na, live na mapapanood sa Teleradyo Bandido TV, simulcast via DZRJ 8:10 a.m. at naka-livestream din sa Facebook pages ng DZRJ, RJFM at ng Pahayagang Daily Tribune. Happy New Year! New Year to you, to Michelle! At sa kanyang mami, si Al... Ayan, si... nagpapabate. Oo, si Mami. Agripina, Giliang. Giliang. Lagi doon nanonood sa atin. So maraming salamat po. Ayan. At magandang balita naman yan na napirmahan na. Sigurado na ang ating mga katribo na may pondo. No, lahat ng proyekto. Oo, lalo na yung pagtulong sa mga nasalanta ng Bagyong Odette. Kasi nga naman nangako ang Pangulo, may nauna ng bali 4 billion at may naka-standby na 10 billion para dito sa 2022 budget. Dahil napakalawak, pinsala pa lang sa agriculture, mga 7 billion na yata. 7 billion, around 7 billion. Sa infrastructure, maraming gagamitin. Siguro lalo dun sa housing project dahil tinukahan ng NHA. And even livelihood. Ayan. Yung DTI, yung mga... DA, Department of Agriculture. Oo, yung mga farmers. Maraming tulong po ang kailangan. Pero ang kahit pa paano meron tayong assurance na may pondo nang magagamit para diyan. Tsaka na budget GAs ng 2021 and 2022 available funds. Mm-hmm. So yung mga unspent funds ng 2021 dahil pinirmahan din na i-extend. Yes. Sabihin pwedeng gamitin 'yon to continue sustain yung projects na pinondohan noong nung allocation na 'yon and then yung incoming budget 2022, pwede pang gasusin. Yun. At siguro, let's give credit where credit is due. No. Dahil sa pag-iisip na yan, na magamit pa yung natitirang pondo. Dahil hindi ho karaniwang ginagawa ito. Pero ang sitwasyon ngayon ay hindi karaniwan. Bukod sa hinaharap natin ang threat ng bagong pagsipa ng COVID-19 dahil sa Omicron variant, napakarami nang napinsala ng Bagyong Odette. Hindi pa nga nila na nung ginagawa nga itong budget na ito, ang pinag-uusapan lang yung threat ng coronavirus. Diba, tama ka, hindi ginagawa talaga. Usually, 'di ba, yung unspent budget. Binabalik sa coffer at sinasabing savings. Oh. Yun yung naging naging battle cry nung nakaraang administrasyon na maraming silang savings kasi talagang hindi nagamit. Titipid talaga yung budget noon para sa end of the fiscal year, meron kaming savings at nang
eventually nang hinayaan sa savings ginawang dap at pidap. Pidap. Katribong kompi, siguro linawi natin ang kaibahan ng savings sa private institution at sa government. Yes. Kasi po sa private institution, kung ikaw ay kumpanya, kung may savings ka, maganda 'yon dahil marami kang natipid. Sa gobyerno po, ang savings ay tinitingnan ng marami na hindi kagandahan. Mismanagement, actually. Dahil ang bawat pondo po yan ay inallocate ng Kongreso para sa serbisyo publiko. Whether sa transport, sa health, at infrastructure. Sa infrastructure. Kaya ang ibig sabihin, pag may savings, hindi na i-deliver. Hindi na ibigay sa publiko yung karampatang serbisyo na gagamitan sana ng pondo na yun. Ito. Mas maganda po na naubos yung pondong yan at nagamit sa gusto dahil nadala ang serbisyo sa mga tao. Bukod doon, kapag hindi mo meron kang unspent budget sa department mo, paano mo ngayon i-justify yung next request ng budget? Meron kang savings, sabihin, sobra-sobra yung sobra-sobra pala yung allocation sa iyo, so babawasan pa yun. Yun ang problema ng savings sa gobyerno, ha? Yun ang naging battle kayo nung last administration. Marami rin sa savings. Akala na maganda yun. kaya naman, sabi ko nga, let's give credit where credit is due sa mga miyembro ng Kongreso, both the Senate and the House of Representatives, were allowing the use of unspent budget for 2021. So, kudos kala House Speaker Lord Alan Velasco at kay medyo quick thinking. Magandang pag-iisip yun. Hindi ko na-experience yan yung mga comments ko sa Senado at Kongreso. Sa tagal natin maging report, nagyan lang natin narinig yung extension ng budget. Ngayon lang. Usually, kadalasan lalo yung past administration, puro ilang beses tayo nag-extended budget, reenacted budget. Ayun. Kasi hindi na napipirmahan yung ang reenacted budget kasi, pag hindi mo napirmahan yung pinasang budget by the end of the year. Pagpasok ng January, wala kang legal basis para gamitin yung pondo. So, meron naman tayong automatic provision sa constitution natin na pagka hindi napirmahan yung budget, ay magkakaroon ka ng reenacted budget. Ibig sabihin, automatic kung papasok yung budget nung nakaraang taon. So, meron ka pa rin magagamit. Unlike sa US, na pagka hindi napirmahan ng budget, federal federal government. So, yun ang problema naman ng ating sa atin naman, ang problema naman nun, yung infrastructure. Kasi yung re-enacted budget is just to continue operations. Pero yung mga infrastructure projects, walang budget yan. Walang allocation yan. Hindi sila pwede magpatuloy dahil hindi sila masigurado na mababayaran sila. May tanong lang ako, kasi bakit, tama ba yung term ko? Kaya walang PPP doon, wala nang gari. Bakit na-hold yung budget? Ano yung barrier? Bakit hindi mapirmahan? Maraming dahilan. Insertions. Pagka questionable yung insertions, syempre rinipasuhin niya ng Malacanang kaya nagtatagal doon. O minsan naman yung Kongreso mismo, hindi maghahando yung version ng House at saka ng Senate. I got you. So doon pa lang meron ng delay. Okay. Minsan naman, hindi questionable yung insertion, hindi questionable yung delay. Pero sa tingin ng Malacanang, may merong mga item na hindi legal or hindi kailangan. Okay. Kaya yun ang tinatawag na pocket veto. Pwedeng i-veto ng Pangulo, sabihin ng Pangulo, hindi ako payag dyan sa item ang veto. So, ayun mga katribo, kaya nire-review po muna ng Pangulo at ng Malacanang ang naipasang budget ng Kongreso bago po pirmahan. Sapagkat minsan nga naman, pwede silang makasuhan kung medyo may doubtful of legality ng provision ng budget. Ano din pala, no? Merong pasok at may ligwak. Kasi tandaan mo yung budget natin, batas yan kaya JA yan isang batas yan In fact, marami po ang hindi nakaka-realize na ang pangunahing function ng Kongreso, ang pangunahing duty ng Kongreso ay magpasa ng budget. I know that. Sapagkat ang ating mga buwis, ang mga kinita ng gobyerno, yan ay pera ng publiko. At hindi basta-basta pwedeng gastusin kung walang
ikaw nga, kung walang imprimatur or authority na binigay ng Kongreso na representative ng mga tao. Kaya ka diba, ano, ang primary power ng legislative branch sa three branches of the government is they control the power of the purse. Oo. Oh, okay. So, sila nag-allocate niyan eh. Pero sa bahay si Mrs. Ayun talaga. Ayan, bago mag-uusapan ang usapan, paalala natin ang ating ISP question of the day. Ay, gusto ko to. I love it. Parang gusto ko na sagutin agad. O, diba? Mamaya na. Huwag ka nga dyan! Ayan, ito talaga si Katibong Coffee masyado ka. Anyway, ano ang lubos na ipinagpapasalamat mo sa taong 2021? Diba? Kaya mga Katibo, ipadala ang inyong mga komento at reaksyon sa issue ito sa aming number na 09-68-670-4650 at mag-comment na rin sa aming Facebook page, Daily Tribune. Ayan mga katribe, hintay namin ang mga komento, haka-haka, kuro-kuro, damdamin sa loobin. Wala mo lang behemoth objection, kaya lang pasalamat. Intelligent observation. Sa number na yan, 09-68-670-4650 at sa aming Facebook page, para naman mabasa namin dito sa gising na. Ayan. Oy, shoutout muna tayo mga katribo, lalo-lalo na. Attorney yan, nagbabati lang. Kay Attorney Lia at kay Attorney Kiel. Happy New Year! Good morning and Happy New Year! Ayan, Happy New Year sa aking prince na si Larry Payawan. Si Bibi Book. Gusto mo si Bibi. Hi! Good morning! At si Joshua Bendia. Si Jufri Sapiter. Classmate ko to. Baka klase mo pala ito. Mas mukha ka bang bata? At syempre si Obi Sabeles, dapat dyan sa bataan ang ating mga editor, sila John Henry Dodson, Julius Banikad, si Ray Bangkod. Ayan, mga yan lagi nating taga-subaybay. Magandang umaga po sa inyong lahat. At good morning sa akin mga bashmates sa Vima pa High School Bash of 1987. Ayan, morning Lia! Syempre, kung binabati mo yung mga high school batch 1987, babatiin ko rin aking mga kabats. Kaya lang, mahala tayo dad ko. Bats 1979 sa amin sa Mount Carmel High School sa Infanta, Quezon. Good morning po sa inyo lahat. Good morning. Ayan, kaya manatiling nakatutok dahil pag-uusapan natin ang iba pang mga issues sa pagbabalik ng Gising na! Botomoto Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Masaya, pagsama-sama. Si Harry Roque ang pinakamagaling na spokesman, kaya inggit sa kanya ang oposisyon. Tama lang na ipinaglaban ko ang balik-trabaho para bumalik ang kita ng mga nagtatrabaho at naghahanap buhay. Hindi pwedeng magutom ang pamilya. Dapat lang po ingat buhay para sa hanap buhay. Basta trabaho, kita at hanap buhay ang nakataya. Nasa harap niyo po ako. Ibigay natin ang tudong suporta kay Harry. Be updated sa news and happenings, Katribu. Hatid ng Daily Tribune sa inyo ang mga balitang napapanahon sa loob at labas ng bansa. Kami na ang bahala sa paghahatid sa inyo ng mga latest and reliable news. We got you covered sa programang Tribune News on Q. Mapapanood mula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Biyernes sa Daily Tribune Facebook page at Tribune Now on YouTube. Botomoto Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Masaya, pagsama-sama! Muling nagbabalik ang Gising na! Kahit lahat tayo ay abalang-abala sa pag-aanda para sa pagdating ng bagong taon, marami pong nangyayari sa atlabas ng ating studio. Kaya naman, narito pa rin ang ating field reporter na si Jomel Garner para sa iba pang mga balita. Pasok, Jomel! Magandang umaga mga katribu at para sa mga maiinit na balita,
DOH nagpaalala sa publiko na umiwas sa paggamit ng paputok. Naging tradisyon na ng mga Pilipino ang paggamit ng mga paputok bilang pagsalubong sa bagong taon. Pero ayon sa Department of Health, dapat na itong tigilan upang makaiwas sa disgrasya na hatid nito. Batay kasi sa datos ng ahensya, simula December 21 to 29, nakapagtala na ang bansa ng 25 kaso ng fireworks-related injuries. Mas mataas ito ng 108% kumpara noong nakaraang taon na makapagtala lamang ng 12 kaso sa kaparehong panahon. Pinakamarami ang mga naiulat na nasugatan dahil sa paggamit ng paputok sa Western Visayas. Sinundan ito ng Ilocos Region, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, at National Capital Region. Karamihan sa mga nasugatan ay mga batang nasa edad 9 hanggang 16 na taong gulang. Karamihan din sa pinsalang kanilang natamo, mga paso lamang, habang may 7 kaso ang kinailangan ng pagputol ng mga parte ng katawan. Mga ilegal na paputok tulad ng boga, five-star at piccolo ang mga nanguna pa rin dahilan ng aksidente. Hinikayat ng DOH ang publiko na unahin ang kaligtasan sa pagsalubong sa bagong taon sa pamamagitan ng paggamit ng mga alternatibong pampaingay at pampailaw tulad ng kasirola, kampana, tambol at busina ng sasakyan. Sa kabila nito, tiniyak ng DOH na handa ang mga ospital sa inaasahang dagsa ng mga pasyenteng maaaksidente dulot ng paggamit ng paputok. Para sa mga nakalunok o nalason dahil sa paputok, maaring tumawag sa telepono ng mga designated poison control centers tulad ng East Avenue Medical Center, Rizal Medical Center, Batangas Regional Hospital, Eastern Visayas Regional Medical Center o Zamboanga Regional Hospital. Naka-flash ang mga numero ng mga ospital na nabanggit sa inyong screen. Samantala, sa mga nasabugan ng paputok, hinikayat ng DOH na tumanggap ng paunang lunas at magtungo sa pinakamalapit na ospital sa inyong lugar. Maaaring magtungo sa mga trauma and referral centers tulad ng Philippine Orthopedic Hospital, East Avenue Medical Center, Las Piñas General Hospital, Satellite Trauma Center at UPPGH. At yan ang mga balitang nakalap natin sa oras na ito. Ako si Jomel Garner, nag-uulat para sa Gising Na. Live na mapapanood sa Teleradyo Bandido TV, simulcast via DZRJ 810 AM, at naka-livestream din sa Facebook pages ng DZRJ, RJFM at ng pahayagang Daily Tribune. Bagong taon sa'yo, John! Naputo! Maraming salamat sa inyong na-garner ng balita. Ano yun? Happy New Year sa'yo. Akala ko maligo kayo sa bagong taon. Kwentong bagong taon yung report ni Jomel. Sa pagbab- ano yung, ano mo, yung ano? Memories mo sa bagong taon nung bata ka pa? Actually, paputok. Naputokan yung kamay ko. Dahil kiningera ako maging darna. Yung... Sige, kwento ko to. Alam niyo, di ba yung ano yun? Sasama, o. Rebintador. Pinil off ko siya. Tapos, ayun. Sa katangahan ko, posporo. Yung kamay ko nakaganon. Shhh! Sarap nun. Tapos yung kamay ko, sorry, medyo gross to ha. Talagang peel off yung kamay ko. Ansap din nun. Sobrang sakit nun. So, ayun. Hindi ko naman yung age ko, pero yung hindi ko makakalimutan ang memory ko kapag New Year. Ang namimiss ko sa ano sa bagong taon, yung tradisyon natin nung araw nung bata pa tayo, yung mga bamboo kanon. Oh, yeah, na-experience ko din 'yan. Nagharapan pa kami ng mga kaklaro ko noon, meron kami harapan kami kaya puko niya nagpapaputok kami. Yes. Boom. Kaya gera kunyari. Tapos yung maliliit na parang quitis, racket. Meron pa ba noon? Meron pa nga bibili ng mga ganon. Baby racket kung tawagin natin. Baby racket. Kunyari nagigera kayo. Ay, gusto ko yung watusi. Hindi ko pinopromote yung gamitin nyo. Ayo, nakakalason yun. Hindi nga nakakalason. Pero banda yata ngayon yun eh. Sa aming, sa probinsya kasi sa amin, sa Infanta Quezon, meron doong hindi gaanong ano na tradisyon. Dito sa Manila, yung mga nagka-caroling, di ba, Christmas? Yes. Sa amin noon, ang caroling normally bagong taon. Mm.
So pagkatapos ng misa, ayan, yung mga bata nangangaral din sa mga bahay-bahay, binibigyan ng mga goodies, kaya si iba pera. Tapos yun nga, ay, yung paputok na yan. Kaya ang usually no mga bata kami, ay sama-sama kami mga ngaroling para pagdating ng umaga, nagbibilang na kami ng mga binigay sa amin na either candy, pagkain, at saka pera. Kaya yun ang nami-miss ko rin dun sa Quezon, na ngayon hindi na yata masyadong ginagawa ng mga bata ron. Kami naman sa, kasi malaking family nga kami sana, sa Santa Mesa, as compound kami. So yung pag ano, pagdating ng New Year, New Year's Eve, yung 12 midnight na. So kakain muna kami sa bahay namin. Kanya-kanya. Tapos after namin kumain sa bahay, iikutin namin yung mga lahat ng kamag-anak, mamamanuhan namin yun. Ayun. So, yung, baba, lahat ng kapatid, lamang tiyo-tiyo namin, pupuntahan namin yun, mamanuhan namin, siyempre kakain ka. So busog ka talaga hanggang magdamag. Tapos, hanggang morning, kwentuhan kayo yung kipinsan, ganun. Yun lang na-miss kong ano yun. Siyempre, bata pa kami nun. Ngayon, may mga kanya-kanya ng pamilya. Hindi na maigigawa. Ay, may ganyang sa, may ganyang score. Usually, family yan, no? At saka yung Christmas, talagang tayo, gusto nating kapiling ang ating mga mahal sa buhay pagdating ng mga panahon na ito, Christmas at saka New Year. Kaya nga ngayon, marami pa rin daw mga pauwi sa probinsya. Yes. Oo, nagdadating na rin. Kasi hindi naman we're leaving na after the show. After the leasing na, alis na ang lola mo. Kaya nga nabanggit ko, may paalis dyan eh. Aalis na talaga ako, tulaguna. Alam mo yun. Hindi naman holiday ngayon, di ba? Hindi. Kaya ang dami pa rin uuwi. Oo. So marami pa rin tao. Ay, isa pa pala yung naalala ko. Ang rolling kami na wala yung aso ng kape. Ay, good luck dyan. Pag tumatakbo ka bang nararamdaman mo no, na yung hinga ng aso sa mga. Instead na makakuha ka ng ano, datu, sa hospital ka mapupunta. Tumatakbo ka, nararamdaman mo na yung hinga ng aso. Takbo! Ay, siyempre, bago tayo makalimot. Ano yung kulukay talaga? Ipaalala muna natin ayan sa ating mga viewer, ating I Speak for the Day, dahil New Year din lang naman. Ang ating I Speak for the Day, ano ang lubos na ipinagpapasalamat mo sa taong 2021? Kaya mga katribo, ipadala na ang inyong mga comment at reaction sa isyong ito sa aming number 0968-670-4650 at siyempre sa aming Facebook page sa Daily Tribune. Ayan mga katribo, hintay namin yan! Kaya sa ating pagbabalik, aalamin na natin ang opinion ng mga viewers. Kaya naman, tumutok lang sa Gising na! Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Christmas saya, pagsama-sama! Katribu, tara na't makiisa at matuto sa mga public service programs hatid ng Kalingang Katribu. Tuwing Lunes, nandyan ang usapang business na magbibigay tips at inspirasyon sa mga aspiring entrepreneurs kasama sina Comfy Manalo at Vernon Velasco. Tuwing Miyerkules, usapang pangkulusugan naman ang tatalakayin ni Ms. Cory Quirino sa Health and Wellness. At tuwing Biyernes naman, kung legal advice ang kailangan mo, sagot ka na ng Legal Diaries kasama si Elmer Navarro Manuel at mga guest lawyers. Lahat ng yan mapapanood tuwing alas 3:30 ng hapon sa Daily Tribune Facebook page at Tribune Now on YouTube. Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Christmas saya, pagsama-sama! Muling nagbabalik ang Gising na! Para sa ating weather and sports news, nandito ang ating kasama at katribo, walang iba kundi si Vernon Velasco alias Vivi. Alam mo, gusto ko mag-introduce kay Vivi siya na si Kim. Oy, hindi ko lain yun ha, yun ang si Roy, hindi ko introduce na siya. Pasok na daw, Vernon.
Aba. Ay! Anong nangyari? Anong nangyari? Nagtampo si Vernon. Na-delay si Vernon. Vernon, biro lang yun. Sige, ano na, si Troy na ulit mag-iintro sa'yo. Oo, dapat talaga eh. Pero siyempre, pagka ganitong panahon, baka ano, hindi naman na traffic ngayon dahil ano. Ready na daw. Ready na ba si Vivi? Yes. Pasok, Vivi! Maraming salamat, Comfy, Lia, Troy. Happy New Year. Ngayon ngang bisperas ng bagong taon ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Visayas at Mindanao, dulot ng shoreline. Maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan naman ang magiging panahon sa Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay magkakaroon ng katamtaman hanggang maulap na kalangitan at isolated light rains, dulot ng amihan. Sumikat ang araw kaninang 6:20 at lulubog naman bandang 5:37. Ang temperatura sa Metro Manila ay nasa 21 hanggang 30 degrees Celsius. Samantala, sa balitang sports ay magbabalik na muli ang aksyon ng Philippine Basketball Association sa Mall of Asia Arena sa Enero 2022 sa pagpapatuloy ng Governor's Cup. Sa inilabas na schedule ng liga ay magiging host ang MOA Arena sa magkasunod na eksplosibong doubleheader game sa Enero 15 at 16 sa pagbabalik ng liga sa venue matapos ang halos dalawang taon. Tampok sa alas 6 ng hapon ang engkwentro sa Enero 15 ng powerhouse teams Magnolia at NLEX matapos ang harapan ng Northport at Blackwater sa alas 4. Sa Enero 16 naman ay magkukrus ang landas ng TNT Tropang Giga at Terra Firma Jeep sa alas 4 ng hapon na susundan ng bakbakang Barangay Ginebra at San Miguel Beer sa alas 6. Ayon kay PBA Commissioner Willie Marshall, patuloy na magiging maigpit ang liga sa kanilang health protocols gaya nung magbalik na ang live fans sa Smart Araneta Coliseum noong Disyembre 15. Sinabi ni Marshall na nasa 3,000 live audiences lang ang papayagang makapasok sa MOA Arena at ang mga fans ay kinakailangang magpresinta ng kanilang vaccination cards at IDs para makapasok. Huling naglaro ang liga sa MOA Arena noong Enero 17, 2020 nang gapiin ng Ginebra ang Meralco para ang kininang corona ng Governor's Cup. Ang season-ending conference ay magbabalik aksyon sa Enero 8 sa Big Dome. Tampok ang laban ng Magnolia at Blackwater sa alas 3 ng hapon, habang magsasalpukan naman ang Meralco at Alaska sa alas 6. Yan ang latest sa sports at sa weather. Balik sa inyo dyan. Peace out. Ay, may pa-peace out, peace out po. Si Bibi talaga. Happy New Year, Bibi! Happy New Year! At maraming salamat sa iyong ulat, panahon at palakasan. At syempre mga katribo, sa araw-araw na ginagawa namin, lagi rin naming inihahandog sa inyo ang kwentong Tarsito. At para sa araw na ito, abay, parang palakasan din ito. Parang basketball din. Naririnig ko katunog ng titulo ng ating balitang Tarsito na pinamagatang offensive foul. Ayan mga katribo, bakit kaya pinamagatang offensive foul? Pero ang unang bahagi po ng kwentong yan ay hindi naman offensive. Dahil yan ay tungkol sa nakamamanghang mga ibon. Ito po ay mga ibon na ika nga ay endangered species or yung nanganganib na mawala ang kanilang tribu. Ang kanilang mga uring mga ibon na ito dahil sa pagkasira ng kalikasan. Kaya naman ang isang musikero sa Australia ay nakaisip ng paraan para ma-save ang kagandahan lalo na ng kanilang mga awitin. At gumawa po sila ng recording ng marami mga variety at species ng endangered species na ibon at ginawa nilang parang isang music record. Aba, akalain yung mga katribo ay naging bongga. At ika nga maganda ang naging resulta sapagkat napakadami mga netizen ang bumili ng recording na ito at nalampasan pa na mga ito ang mga awitin ng mga sikat na artist tulad ni na Taylor Swift
At Michael Bublé. Ayan. Hindi ko si Michael Bubuli ha. Ngayon, ay ika nga, ayon sa pinakahuling report, tinitreaten pa raw nito at sumusunod na sa mga awitin ng, tulad ng sikat na mga awit na si Adele. Kalamiruin niyo naman mga ibo na ito, ang gagaling din palang kumanta. Ay, sa totoo lang mga katribo, pag nasa probinsya ako, yan ang namimiss ko. Yung pagising mo sa umaga, narinig mo ang awitan ng mga ibo na nakakakalabi. Kaya, mas magandang marinig yan kaysa sa mga pagtatalak ng iyong asawa. Sa umaga. Pero lagot kayo. Pagtatamad-tamad ka, siyempre, tatalakan ka talaga ng iyong misis. Pero kaya, kung naging offensive, Paul, maliban sa mga ibo na yan, iwanan muna natin ang magagandang mga ibon na yan. Dahil, ang pangkaraniwang ibon na manok ay nanggulantang din. Mm-hmm. Pero sa ibang paraan, dahil sa UK po, ay nagkaroon ng ika nga ay Twitter storm dahil sa pangyayari kung saan ang isang netizen ay nag-tweet na nang umorder siya ng chicken wings sa KFC. Ito hindi dito ha, sa KFC po sa UK, nililinaw lang natin. Pagbukas niya ng kanyang inorder ay may nakasamang pritong buong ulo ng manok kasama pa ang tuka nito. Kaya naman talagang inulan ang komento ng mga netizen ang pangyayaring ito. At nagpahayag na rin ng pagsusorry ang management ng outlet ng naturang fast food restaurant. Inimbitahan pa nila ang naturang customer para naman tingnan ang kanilang proseso para sabihing maayos at hygienic at hindi nila nilalagyan lang kung ano-anong sahog ang kanilang mga ibinibentang pagkain. At sinisigurado nila dahil sa pangyayari ito, maaaring ito ay dalawang bagay lang ang nangyari. Either kapabayaan or may sumasabotahe sa kanila. Mayroon din nangyari dito sa atin. Natuwa niya, di ba? Yes, everyone. So, ito yung counterpart dun sa UK. Kaya naman sinasabi nila na dahil sa pagkakalagay sa ulo ng manok, sa order na yan, heads will surely roll. Ayan nga. Pero dahil na rin sa politika, siguro dapat ito yung order ng mga nangangarap ngayon sa ano. Sa politika. Dahil pwedeng sabihin yan, yan ang pang-ulo ng KFC. Yan mga katribo. Parang balita lang. Ang ating balitang tarsito sa araw na ito. Wow. Si Katribo Roy talaga mahilig po talaga sa mga ano yan, sa mga ibon. Lalo lang sa kalapate. Kalapate yung babalipan. yung mga inaalagaan pang mga ano, mga maliliit pa. Hindi pa nakakalipad ng ano. Kaya ang mga nami ang hapon, Process Imagine Hapon, ang programang Kalingang Katribong Legal Diaries, kung saan tapos na kayo ng ating katribong si Elmer Navarro Manuel. Ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 kasama si Attorney Alfred Campagnano. At ngayon naman mga katribo, hatid sa inyo ng gising na ang Kalantpag Express segment namin na magalis ng quick and easy tips sa paghahanda ng mga delightful recipes in light with the holiday season. Tapos ngayon, ang hamon de bola na ginawa ng aking katribo. Katribong, sino na yun? Ikaw yun! Nakasama si Benis Bautista. Magaling talagang gumawa ng mambola ito. Hamon. Andito tayo ngayon sa kusina ng Kalantpag kasi ngayong araw iti-take over muna namin ni Sir Comfy ang kusina para maghatid sa inyo ng bagong recipe at ito ang sweet hamon de bola. Kaya mga katribo, tutok lang kayo dahil sisimulan na namin ito. Kaya Sir Comfy, please take the lead!
memorable na Christmas o New Year parties, pati na rin sa mga reunion nyo. So if you wanna know the recipe to this, and to know more dishes and dessert recipes, just keep watching fresh episodes of Kalanpag every Mondays at 10:30 a.m. live on Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now on YouTube for the replay of the episodes. And starting this 2022, abangan sa Gising Na ang bagong segment kung saan i-feature namin ang scrumptious recipes mula sa kusina ng Kalanpag. See you soon mga katribo! Stay safe! Ayan, sarap ayan. Naman ang lutong hamon. Kaya masarap eh, no? Papatikimin niya. Ayan, ho, walang bola. Dapat yung walang bola, ha? Panginoon ko. Ngayon naman, alamin na natin ang opinion ng taong bayan sa ating Ice Pick of the Day na ihatid ng ating ka-churklist na si Churk Balagtas. Pasok! Pasok, Churk! Hello, hello! Good morning, mga katribu! Andito tayo ngayon sa sa Malabon City at tatanong nga natin sa ating katribo dito kung anong opinion niya sa ating Ice Tea Question of the Day. Opo. Ano pa pangalan nila? Po, si Jimmy Garland. Jimmy Garland. Ilan taon na po? 56 po. Opo, kayo po ba sa ano po yung lubos na pinapasalamat niyo ngayong taong 2021? Pinapasalamat po ako. Opo. Kung manap nga ng email, mamigyan ko pa ng... Ano po? Gumaling ako ang nasa na gumaling ako. Ah, gumaling po. Ano po ba yung karamdaman niya, Tay? Stroke po ako. Ah, na-stroke po kayo. Opo. Ano ka ng stroke? Ah, ano po yung pinapasalamat niyo po ngayong taong 2021? Nabuhay pa po kayo? Opo, ayun po. May babatiin po ba kayo, Tay? Wala po. Ang gusto kong ba din yung mga anak? Apo. Ang gata sila. Asan po ba yung mga anak niyo? Yung mga pumalaman kung saan sila. Ay, gano'n. Gano'n po ba? Ayun po. Sige po, panawagan po kayo eh. Sabi, ano niyo po, panawagan niyo po kung nasaan po ba sila? Hindi naman natawagan eh. Kaya, okay. Ano po ang pangalan nila? Kaway-kaway po kayo. Baka makikita po kayo. Ano po? King James. Kimpoy Garland. Ah, Kimpoy Garland. Opo, ayun po. Asan pong lugar sila, ano, usually, nung huli niyo nakakita? Kung dito sa Black Belt o marami, laking dagat-dagat, kaya hindi ko maalam kung saan sila. Ah, opo. Tay, curious lang po ako para saan po to. Ano po ba to? Ayun po, ano po ba to? Ay, kamusta naman po ang bigaya? Mukhang namulapan naman to, Tay. Ayaw mo. At ayun nga, ilang oras na lang ay bagong taon na. Ay, kaya advance, Happy New Year sa mga tao dito, Atay. Dahil po, sumali po kayo sa aming segment ay makakatanggap po kayo ng exclusive Daily Tribune Mag. Ayan po. Apa, Happy New Year! Happy New Year! Kim Sancha, Happy New Year, Kuya Roy. Happy New Year, everyone. At muli, ito ay inyong katribo si Churk Balagtas na nag-uulat para sa Gising Na. Back to studio. Salamat, Churk! Salamat, Churk! Kahit kinakalimutan mo si katribong Comfy. Nagot ka, award ka na next year. At saka ano, para sa mga anak po ni ng ating interviewer. Sir Gailan. Oo. Baka po naman... kung nakit na panood niyo siya o kaya may mga nakakakilala sa kanya mga anak para naman ngayong pagpasok ng bagong taon ay muli silang magkita-kita. Baka pwedeng madala, wag ka na ng tatay. Yung may magandang loob diyan mukhang humihingi ng tulong ang ating katribo dahil mukhang na-stroke. Pero alam naman natin may awang Diyos, may mga magbibigay diyan, may mga magagandang loob diyan sa malapit diyan, malayo naman tayo ngayon . Anyway, pero sana kahit papaano maganda ang bagong taon. Nakikita rin natin yung sa kabila ng kanyang dinanas nagpapasalamat pa rin siya na nakasurvive siya kahit na kahit na nagkaroon siya ng problema sa kanyang kalusugan. Ayan. Ikaw, Kim. Ay, basahin na muna natin ito mga comment dito. Of course, of course. Basahin natin si Maria Tenis Cornelio. Ang sabi niya, ang pinapagpapasalamat ko sa taong ito at sa Panginoon ay ang pagkakaroon ng masayang trabaho, masayang mga katrabaho, at masarap na pagkain. Malusog at ligtas din na pamilya. Ayan. Sabi naman ni Michelle Giyang, ang kanya daw pinagpapasalamat sa taong ito ay
Kahit 70 years old na, ang kanyang mommy, wala itong sakit. Ay, good health care. Thank you, God. Okay, Mami Agripina. Yes. Tama naman. Mm-hmm. Oh, yun nga lang, ano eh, pagka ako rin ang tatanungin, dahil ang pinakamalaking pagsubok na dinanas natin ngayong taong ito ay ang pandemya. COVID, yes. Pinapagpasalamat ko na kahit isa sa aking mga kapamilya, mula sa akin, aking asawa at aming mga anak, pati ang mga kapatid namin, ay walang dinapuan ng COVID. Mm-hmm. Although mayroon ako tiyuhin na malayo sa side ng aking, sa father's side ko, na pumanaw dahil sa COVID. Sa COVID. Mm-hmm. Pero ang kanyang asawa ay nakaligtas, bagamat pinagsususpetsahan din noon na nahawahan. Pero maliban doon ay karamihan sa aming mga kamag-anak ay ligtas at maayos naman ang kalusugan sa taong ito. Ako rin, no? Sabi ko yung biggest challenge natin, yung COVID na yan. And ako, at dinapuan ako yan, pati iba kong mga kamag-anak at isa kong anak, tinamahan kami ng COVID this year. Ang pinagpapasalamat ko lang, kasi nasa media tayo and we have access to information, at the same time, we have access to medicine. Oo. So, naniwala tayo sa kakayahan nito. So, when sinubukan natin yung mga gamot na ito, mga alternative medications na ito, at gumaling kaming lahat. Nakatulong no? naman. Nakatulong naman. No? Yun, doon ako nalulungkot sa iba kong makakakilala na hindi pinalad kasi wala, una-una siguro, wala sa akin sa information, naniwala sa Facebook na ano comments, di ba, na social media arguments na hindi totoo, hindi nakakatulong mga to, at wala sila siguro ding access sa mga alternative medicines na to, kaya ano na hindi sila sinwerte. Mukhang nagpapaliwanag si Cherk, ha? Hindi raw naman niya nakalimutan. Kaya lang medyo mukhang nagka-problema yung kanyang video, kaya sa pagbati niya, ay hindi na nabanggit si Katribong Comfy Manalo. Hindi, nagtampo ako. Joke lang. Ay, wag ka magalala, Cherk, hindi mababawasan sa kanyang sweldo. Ano, tinatanong mo ako, di ba, ano yung pinagpapasalamat mo. Yeah, ako, I am thankful and grateful. You know, for me, I had a meaningful year because I'm safe. Mm-hmm. Yeah, I'm still beautiful. I look good. Mm-hmm. I have good health. At yun, happy, inspired. Yeah. So, yun. Bibi, salamat daw! Parang alam ko mo! Isa ka pala, pinagpapasalamat ko. Yung kaya tayo, diba, sa part ko, nung I survived COVID, napakalaking bagay ni Dr. Nanay, Ma'am Chingbi. Hello, happy new year. Pag nalaman niya may symptoms na palang, nakukulit na yun. Kumuha ka na gumawa sa opisina. At least, di ba? Oh, di ba? That's love in here. Panalangin ko rin ng ating katribo na si Rico Osmeña na bagamat nagkaroon ng banta sa kanyang buhay, mukha namang nakaligtas at ngayon ay nagpapagaling na lamang. Mm. Rico, pagaling ka, Rico. Actually, kaibigan ko si Rico. Anyway, sa taong ito, talagang marami tayong dapat itong pasalamat. Nandito tayo! And baka, what? We're looking forward to another great year! Oh, yes. Course! And sa paano naman, professionally, no, yung Daily Tribune, we survived. Yes. We were better this year than last year. Yes. So 2021 was good to us, surprisingly, na sa gitna ng pandemic, medyo magumanda yung ating performance. No? Reach. Reach natin. Naging Omnimedia tayo. Naging full-fledged Omnimedia channel tayo. At we can claim na tayo yung kauna-unahang fully Omni-channel news organization. And it happened in 2021. Very good. And we're looking forward to another great year! Yeah! For the Daily Tribune! Ayan, Chepe, alam ko, di ba, magkaroon tayo ng reformat sa ating show. So, abangan yan, mga katibo. Abangan yan. Kaya huwag kayong alis, mga katibo, dahil susunod na ang aking showbiz news sa pagbabalik ng Gising na! Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Masaya, pagsama-sama.
Ang Daily Tribune may digital shows na din. Dahil sa mas lumalaki at mas lumalakas nating tribu, handog sa inyo ng Daily Tribune ang mga programang magbibigay buhay araw-araw. Be informed at mag-good vibes tuwing umaga sa programang Gising Na. Be updated sa news and happenings sa Tribune News on Cue. Mas kilalanin pa natin ang mga paborito niyong atleta sa programang The Athletes Tribune. Alamin ang latest entertainment sa programang What's Up. Ma-inspire sa mga kwentong hatid ng Perfect. Search lang ang Daily Tribune sa inyong Facebook at Tribune Now on YouTube. See you there, mga katribu! Makinig at makisali sa usapan every Friday night at 6 p.m. sa iSpeak Katribu Podcast. Samahan sina Daniel at Alvin na pag-usapan ang mga relevant topic na tiyak kakarelatan nyo, mga katribu. At pagdating ng Sunday at 7 p.m., Speak Your Mind with our iSpeak program na sasagot sa mga tanong regarding the latest and relevant issues sa paligid natin. I-like at i-follow nyo ang Daily Tribune Facebook page at Tribune Now on YouTube para updated ka sa mga latest episode namin, mga katribu! Botomoto Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Masaya, pagsama-sama. Maling nagbabalik po ang Gising Na! Bago po natin at itin yung show business, gusto ko muna batiin na ibaba ng mga tribo na patuloy na sumusubaybay sa atin, katulad ni Antonia Manalang. Teka, ayan. Yossi Del Pozo, good morning! Happy New Year! San Armad Indonesia! Happy New Year! Ayan, si Cherk nagpapaliwanag, hindi ka daw niya nakalimutan. Oh. Alam mo, Cherk, sa barangay ka magpaliwanag. At siyempre, ay batiin natin ang ating dating kasama rito na si Ma'am Chinky. Yes. Ma'am Chinky, Happy New Year! We miss you! Si Ma'am Chinky! Ma'am Chinny, good morning din! At ating boss, Ma'am Chinny. Yeah, Ma'am Chinny, hilang ka nalang, Ma'am Chinny. Thank you so much! Nakalimutan ang showbiz news! At syempre, napapag-usapan ng bagong taon, renewal, pag-refresh ng ating mga hopes and dreams. Kaya maghati ng balitang showbiz sa inyo, walang iba kundi ang fresh na fresh ng beauty na si Kim Sancha. Pasok, Kim! Ayan, at napagandang aking news actually ngayon dahil Sherlyn at Aga Mulak piniling magpasko sa Amerika para makasama ang kanilang mga anak. Sa kabila ng pandemya, hindi binago ng mag-asawang Sherlyn at Aga Mulak ang kanilang tradisyon na makasama ang kanilang mga anak sa pagdiriwang ng Pasko. Bagamat nasa magkaibang bansa ang kambal na dalawa, sinikip nila makasama ang isa sa mga ito, kaya naman pinili nilang magpasko sa Amerika kung saan nag-aaral si Andres. Sa isang Instagram post noong December 27, ibinunyag ni Sherlyn na nung nagkita-kita sila ni na Aga at anak na si Andres sa US, hindi naman nakasama ng mag-anak si Atasha dahil nag-aaral ito sa UK. Pero inaasahan namang pupuntahan ni na Aga at Sherlyn si Atasha pagkatapos ng New Year. Kasama din sa bonding ng mag-anak ang panonood ng NBA game ng live sa Los Angeles, California. Hindi din naiwasan ni Sherlyn na mag-post ng touching message para sa kanyang mga anak. Ay, loving and touching Christmas sa kanilang siyempre, pamilya. Siyempre, pamilya talaga. Yes. Pero pagka New Year na, papag-usapan yung New Year's resolution. Yes. Ikaw ba, Kim? Ano ang New Year's resolution mo? Gusto ko, beautiful pa rin ako. Yan. Gusto ko pa rin magkaroon ng beautiful heart. Ang hirap magkaroon ng heart na kind at beautiful kasi kahit na alam mo yon maraming iniisip, yung ang daming gulo or something, you have to control your emotion just to give a beautiful heart to everyone. Ayan, ikaw ka tulipong kompi. I stopped making New Year's resolution eh. Anyway, sige, ito may maganda akong nakita ng New Year's resolution, siguro babasahin ko na lang para sa inyo.
ang New Year's resolution daw niya, hindi na siya mangangako. Promise. Hindi na siya magsusugal. Pustahan pa tayo. Hindi siya na magmumura. Buisit daw. At lagi siya magiging positive. Huwag lang sa drug test, sa COVID, at lalo na sa pregnancy test. At sa huli, hindi na siya magsasalita pa ng tapos. Period. Kayo talaga nalang boobs. At panoorin paingan ni Browse at basahin ang gising na Tele Radio Manila TV at Sirius Sky Cable Channel 24 at Tinukas Bangas GMF for the box and all DTT boxes sa Magas on DCRJ 810 and Daily Tribune Facebook page at Tribune sa YouTube tribune.net.ph at pahigang Daily Tribune ang gising na kaya kao na ang Omnimedia program at lang niyo mga kasama sa almusal na papapanood manong sa gabi sa 8-7 ng umaga at para po sa ating quote of the day lalo na ngayong magtatapos ang taon ng 2021. Celebrate endings. 4 days precede new beginnings. Speaking of celebration, how will you celebrate this year's niya, no? This year's New Year, yung pagpasok ng New Year. Siyempre, sa Laguna, pati naman ako, the usual. So, yun lang naman, the usual thing. Simple, yun. Ganun. And I want to celebrate this New Year, pagpatapos ng panahon ng bagong taon. Kasama ating mga kaibigan! Sama kay lahat din ang pasok kay lahat! Sama kay lahat! Bakit mukhang ano? Mukhang bumabalik agad. Mukhang ano, camera siya. Kontribo, Happy New Year! Happy sa inyong lahat! Keep safe! Stay healthy! Practice! Social distancing! Tumataas po ang kaso! At harapin natin ang bagong taon na may pag-asa sa ating buhay! Stay positive! Wag lang sa COVID. At yan ang kabuuan ng ating balita at storya ngayong umaga. Samahan niyo muli kami next year, Sir Fe, para sa mga latest news and happenings. Ako nga pala si Katribong Kim Sadya. At ako si Katribong Coffee Manalo. Ako lang po si Katribong Roy Palabella. At ito ang Gising na! Happy New Year! See you next year! Samahan niyo kami palagi. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Ang bayan kong Pilipinas, hirap ang dinadanas. Sari-sari ang problema sa pandemya. Matapang ang Pilipino, matapang tayo, kakayanin natin to, kaya natin to. Like Andres Bonifacio, he is our hero. Hindi atakbo, hindi atakbo. Ng pag-asa, may pag-asa. Malapit na ang ginhawa, may ginhawa. Mawawala ang pandemya, mawawala na rin yan. It's gonna be okay na. Turok ka ba?
Service Advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Magpabakura kayo.